Hi! Welcome back to my vlogging channel and today magluluto tayo ng ulam na siguradong mapapa extra rice ka. Pork steak. At ito ang mga ingredients: pork chops, soy sauce, calamansi, cooking oil, onions, sugar, pepper, and water. Napakadali lang nitong lutuin at mabilis lang itong i-prepare. Okay, so sa isang bowl, ilagay ang pork chops. Lagyan ng soy sauce or toyo. Maglagay din ng calamansi juice. So, pampalasa naman, lalagyan natin ng durog na paminta or pepper. So, ito yung magiging marinate ng ating pork chops. And kailangan mo lang siya i-marinate ng ilang minuto. Kadalasan, minamarinate ko lang to ng 15 to 30 minutes. So, ayan. So, set aside lang natin ng ilang minuto itong pork chops. Sa kawali, maglagay tayo ng cooking oil. Then, pag mainit na yung cooking oil, pwede na natin ilagay yung marinated pork chops. So, ipiprito lang natin yung mga pork chops na nakamarinate na. So, ang ginagawa ko dito, ipiprito ko siya ng mga 3 to 4 minutes per side. So, ipiprito ko lang siya dyan in medium heat. Ayan, so make sure mo lang na i-flip per side every 3 to 4 minutes. Nagpiprito ka pa lang nito, napakabango na. Ayan, so pag naprito mo na per side, pwede mo nang tanggalin yan from the pan. Ayan, so ganitong color yung hinahanap ko. Then, isa-set aside ko muna itong mga to. So, using the same pan, ilalagay ko naman yung mga sliced onions. So, yung goal natin para sa sliced onions na to is parang pipritohin din natin sila ng hanggang maging transparent. Then kapag ganito na yung tsura, transparent na yung kulay, pwede mo na silang kunin from the pan. Then, tatanggalin natin yung excess oils from the pan. Pag natanggal nyo na yung mantika, using the same pan pa din, ilalagay natin yung soy sauce marinate ng pork chop natin kanina. So, ayan. Then, mag-a-add lang ako dito ng konting water. I actually use the same container kung saan ko nilagay kanina yung marinate. Ayan. Then, tinimplahan ko lang to ng pepper. Naglagay din ako ng sugar. So, mga half tablespoon ng sugar yung nilagay ko. Yan. So, dinissolve ko lang siya dyan. Then, hinayaan kong kumulo yung mixture. Ayan, so pag kumukulo na, ilagay mo lang lahat ng naprito mong pork chops. So takpan lang natin to, then hayaan lang natin kumulo.
So, mga after 5 minutes, balikan natin ang ating pork chops. Tapos, lalagyan na natin yung mga sibuyas or yung sliced onions. Yan. So, habang hinahalo ko yan, napakabango na. Then, papakulan ulit natin to hanggang mag-reduce or mag-simmer yung sabaw niya. Usually, mga 10 to 15 minutes lang ulit ito. So, hanggang mag-reduce lang yung sabaw. And then, ito na. Pwede na natin i-serve ang ating pork steak. Wow! Napakabango, napakasarap. Okay, so finally, time to eat. Yan, napakalambot ng ating pork steak. If hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please subscribe for more cooking videos. Marami din kaming video contents with my family in this channel. And please, like this video if you like the video and share it with your friends for their ulam ideas for the day. So yan. Meron tayong perfect bite. We have onions. Meron tayong pork steak. Wow, ang sarap. Thank you, Lord. So, thank you so much for watching this video. Please follow us for more video contents.